Palapit ng palapit na po ang Kapaskuhan at palagay ko po kayo po'y handang-handa na. Pero napakagandang mapagnilayan po natin, ano po ba ang paanyaya sa atin ng Pasko? The invitations of Christmas. First, we are invited to celebrate. At ano po ang ating ipagdiriwang? Celebrate God's love for each and every person in the world. Ang ipinagdiriwang natin ay ang pag-ibig ng Diyos na maipapahayag natin sa ating lalo tigit mga mahal sa buhay na nangangailangan. And Jesus' birth is a good news. And being the good news, it is meant to be celebrated. Ang dakila niyang pag-ibig na simpleng-simple na siya isilang sa mundong ito na napakahirap, He chose the poorest place in the whole world so that He can be born here on earth. Don't forget, brothers and sisters, the reason for the season is Jesus, our Savior. God's ultimate gift, the birth of Jesus, the Christ child. Yun po ang regalo. Yun po ang ating pong sentro ng pagdiriwang. At fortify our practice of corporal works of mercy. Alam po niyo, hindi po nadadaan sa dekorasyon, mga material na bagay, bagong damit, masasarap na pagkain ng Kapaskuhan. Let us now learn to share. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, bury the dead, visit the poor, visit the sick, and so on and so forth. Yun po ang ating isagawa, and you will be happy as we celebrate Christmas. In the end, we will be judged by how much we care for the poor. Yun ang passport natin sa langit, kung gaano karaming natulungan tayong tao. Hindi naman po ito pasayahan, hindi naman po ito para bayan ng pera, kundi pasayahan kapag tayo nakakatulong sa ating kapwa. Pangatlo, to look Christ in our midst. Christ is present here, especially in the face of the poor. Christ is upon us. Christ took the form of a man. Kaya naman, makikita rin natin si Jesus sa mukha ng ating mga mahal sa buhay, sa mukha, to the faces of the lost, the last, and the least. Kaya napakaganda po mga kaibigan, muli, what we are celebrating, what we are preparing is the coming of the Lord into our life. Invite Christ to enter our homes. Invite Christ to enter our hearts. Invite the King to reign in our hearts. Respond lovingly to God's gentle initiative of having Him at the center of our lives. Mga kapatid, hindi po ang pagkain, hindi po ang material na bagay, hindi po ang maraming pera ang sentro ng pagdiriwang. Kundi, ganong karaming tao ang iyong napaglingkuran. If you put God at the center of your life, you will be happy and you will have a very, very meaningful celebration of Christmas. Lastly, put order back again in our lives. Napakaganda po ngayong ayusin natin ang ating buhay. Kung meron po tayong mga bagay na dapat nating sabihin natin, mga tagpi-tagpi, na dapat tagpi ang mga butas-butas, eto na po ang pagkakataon. And forgiveness is the highest form of love. Mga kapatid, ako po bilang pare, ako rin po ay nakaranas ng unforgiveness. And I tell you, meron akong kabaro na 3 years ko nang hindi iniimikan. Matindi po ang atraso sa akin ng kabaro kong ito. Pero brothers and sisters, as we celebrated Christmas, when I saw the image of Jesus, the child Jesus, naramdaman ko na sinasabi sa akin, I forgive you. Learn to forgive, especially your brother. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Nakita ko na lang ang sarili ko, niyayakap ko po siya. At sinasabi ko sa kanya, I forgive you and I love you. As He also forgives me and assured of His love, ang sarap po ng pakiramdam. As if the light of Jesus has come down to us. Bumaba po ang liwanag ni Kristo. And for me, that's the beginning of Christmas. Get rid of your useless anxieties and begin to be the light of the world. Amen.